Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 28, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ay tuluyan na nga nalusaw. At sa ngayon nga po, umiral sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat na posible nga po nga magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon nga po sa ating European Center, no, meron na naman po tayong posibleng panibagong low pressure area na magpapaulan sa may parte ng Mindanao hanggang sa parte ng Visayas sa susunod na araw. At ito naman po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Dito nga po yung mga lugar kung saan nakakaranas ng pag-ulan sa may Basco Batanes, sa may Kalayan, dito nga po sa may parte ng Gataran, Solana, Iligan, Santiago, dito nga po sa may Tarlac, pulupulong pag-ulan sa may parte ng Bataan, sa Bales, at maging dito nga sa may Metro Manila, asahan nga po natin na meron tayong pag-ulan. Dito naman po sa may parte, no, ng Aurora, dito sa may parte ng Quezon, meron po tayong mga pag-ulan. Mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Batangas, maging dito nga po sa may parte ng Virac-Tanduanes, ilang bahagi ng Bicol region sa may Sorsogon, Romblon ay posibleng makaranas na mahina at katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Mindoro provinces, meron din po tayong mahina at katamtamang pag-ulan. May mga malalakas na pag-ulan sa may parte ng Coron at dito po sa may Balabac. Asahan natin yung mga isolated rain showers sa parte ng Puerto Princesa, Palawan, Rojas, Taytay. At dito naman po sa may parte ng Visayas, asahan natin na meron tayong mahina at isolated rain shower sa may parte ng Tacloban, Bogo, Bacolod, Kabangkalan, Dumaguete. At dito naman sa may Mindanao, magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan lang po natin yung makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan merong mga isolated rain shower. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, mamayang alas 2, posible nga po makaranas muli ng pag-ulan ang western section ng Luzon at pati ang parte ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 5 mamayang hapon, tuloy-tuloy nga po magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman ng alas 8 ng gabi, asahan pa rin po natin may mga pag-ulan po tayo mararanasan sa Bicol region, mahina at katamtamang pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Pagdating po ng alas 11 ng gabi mamaya, ay hina na nga po yung ating mga pag-ulan. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower. By June 29, magiging maayos ang ating lagay ng panahon. Asahan natin na yung mga isolated rain shower dahil nga po dito sa ating habagat ay makakaapekto po yan sa ating Luzon at sa may Palawan. By June 30, asahan natin na may hina at katamtamang pag-ulan sa Bicol region at western section ng ating bansa. By July 1, asahan natin na bahagyang hihina itong ating habagat. Makikita nga po natin yung kanyang direksyon, no? Ito nga ay hihina at dito pupunta yan sa may parte ng China at posibleng ang bumugso yung ating easterlies, no? O yung may init na hangin na nanggagaling yan sa dagat Pasipiko. Pagdating naman po ng July 2, may mga pulupulong pag-ulan tayo posibleng maranasan at yung ating habagat ay makakaapekto po yan dito sa may parte ng ating Luzon at magkakaroon tayo dito ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Ito naman po yung pagsasalubong ng mga hangin na nanggagaling dito sa may parte ng Australia at yung hangin na nanggagaling naman dito sa may parte ng ating Pacific Ocean. Pagdating naman po ng July 3 and 4, ito nga po yung ating possible low pressure area. Sa ngayon nga po, medyo mababa nga po yung chance niya maging isang ganap na bagyo. As low pressure area, magpapaulan po yan na matindi dito sa may parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, ng Central Luzon at ng Palawan. Pagdating po ng July 5,
Yung pinakasentro po niyan ay nasa eastern section na ng Visayas at pagdating po ng July 6, posible nga pong malusaw din kagad. At pagdating po ng July 7, tuloy-tuloy nga po na pag-ulan, posible natin maranasan at meron pa tayong possible na additional na low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.